I was actually parang caught off guard kasi yung isang kasama ko biglang sinabi, "Uy, magpapatest ka na." Ganun. So parang ako parang nagulat din ako. So parang hello guys, welcome once again dito sa ating channel. Pero sa araw na ito guys, hindi muna tayo gagawa ng skincare video dahil meron tayong napakahalagang pag-uusapan. Yan, sobrang halaga ng topic na ito guys at yan yung I think we all have to talk about. So nabasa nyo na siguro dun sa title ng video natin, this is the HIV or DIY HIV testing. I-share ko sa inyo yung journey ko. Backstory muna tayo guys kasi I heard about this DIY testing kit and ni-research ko siya. Bali, naganap ako sa mga online shops. And before I even purchased this kit, ang ginawa ko ay nagtanong muna ako dun sa mga talagang nakakaalam. Kasi guys, bali, meron ako isang training na inattendan at timing kasi may mga tao dun na talagang advocate ng HIV testing. So tinanong ko sa kanila guys kung legit ba, kung tama ba, or kung reliable ba itong ganitong mga DIY testing kit. Ang sagot na nakuha ko was most probably daw accurate naman dahil the same process yung ginagawa nila at the same kit yung ginagamit nila. Pero, syempre, mas mainam pa rin kung pupunta tayo sa mga testing centers talaga. So, based on that, ang ginawa ko was naglakas loob ako at bumili ako nito sa online. So, fast forward to the day na dumating yung parcel. So, nakuha ko yung parcel, guys. And then, afterwards, hinintay ko muna for how many days bago ko gamitin. Kasi, I was quite skeptical na gamitin yun for so many reasons. Siyempre, andun yung kaba, andun yung takot. Tapos, nag-search muna ako sa YouTube, nanood ako ng mga videos kung paano ba ginagawa yun. And then, that's when I decided na gawin na yun. Actually, kinakabahan talaga ako nun, guys. Hindi ko alam kung itutuloy ko ba o hindi na lang. Pero, at the end of the day, ginawa ko pa rin siya. So, ipapakita ko sa inyo guys yung mga tools na kasama doon sa kit na yon. Diyan sa video, makikita ninyo na yan yung mga ginamit ko that time. At self-administer siya guys, which means ikaw mismo sa sarili mong bahay, pwede mong gawin yon. Yun talaga yung parang catch kung bakit binili ko yung testing kit na yon. Yun na, ginawa ko na siya and then I took that parang meron siyang pin or needle. Yan. And then, I just pricked myself. That's it. Tapos, kinuha ko yung blood sample and inilagay ko dun sa maliit na parang testing kit. Para siyang pregnancy test kit, pero for a different purpose. Hesitant talaga ako na tingnan yun, guys. Kasi, syempre, nakakakaba din, ano. Kakaiba yung feeling. Parang may takot na makita yung result. Basta iba guys. And then right after nung pagkalagay ko nung parang second na ano, na parang liquid, yun yung kailangan mong para magbimix sila. Makikita mo agad, tatakbo agad yung sample papunta doon sa actual na device. And then makikita mo kung magkakaroon ka ng single line or red line. So doon sa ano, doon sa kit, sinasabi din kung anong ibig sabihin ng single line at ng dalawang linya. So pag single line ang lumabas, ibig sabihin negative, non-reactive. Pagka dalawang linya naman, positive siya. Pagka nawala namang lumabas na linya guys, ang ibig sabihin naman ay invalid or hindi tama yung pagkagawa or not enough yung blood sample. Sobrang bilis, sobrang dali lang malaman kasi tatakbo siya agad. So makikita mo agad doon. Actually, iniiwasan ko nga tumingin pero nakaganon pa yung konting ano, yung peripheral view, konti tingnan ko din. Siguro mga wala pang 5 minuto, malalaman mo na agad yung result. Pero ang sabi doon sa manual, parang mga 10 to 20 minutes yata. Ganon yung duration. Sinintay ko siya hanggang sa lumabas or matapos yung 20 minutes. Saka ako binalikan and tingnan and thank God, lumabas naman na non-reactive yung result. Pero, sabi nga nila guys,
hindi pa rin siya reliable. Tulad nun sa video na napanood ko, hindi pa rin siya reliable. So, kailangan mo pa rin kumuha ng second opinion. So, ang ginawa ko was, meron kasi kaming isang training dito sa inline sa work namin na nag-discuss sila about HIV. A good thing dahil meron silang dinala na parang nag-a-administer nun. So, I was actually parang caught off guard kasi yung isang kasama ko biglang sinabi, "Uy, magpapatest ka na." Ganun. So parang ako parang nagulat din ako. So parang wala na akong nagawa na sige. Ganun na lang yung nangyari. So para hindi ako mapahiya, nagpa-test na rin ako. Sabihin ko sa inyo, iba pa rin yung kaba talaga pagka yung doon na sa testing center na. Supposedly, yung kasamahan ko sa work, magte-take sana siya ng photo, pero parang sinabi nung nag-a-administer na bawal makunan talaga yung buong pangyayari kasi syempre for confidentiality. Yun, so yung kasama ko, umalis na lang siya, hindi na siya nag-take ng pictures and videos. So ginawa niya na yung ano guys, pinaupo niya ako, kinuhaan niya ako ng mga profile, ng details, tapos yun, pinaupo niya ako, pinarelax niya ako para ma-start na yung pag-break, ganyan. Kasi syempre, ako kasi guys, medyo natakot din ako sa mga needles, kaya that time sobrang kabado din ako. Sobrang dali lang din. Kung ano yung proseso na ginawa ko sa DIY, ganun lang din yung ginawa nila doon sa actual testing center. And then, ang sabi niya sa akin, after 10 minutes, balik ako para malaman yung result. Wala pang 10 minutes, guys. Kinabahan ako kasi pinuntahan ako nung isa sa mga staff na nag-administer ng test. Sabi ko, bakit kaya talaga ako pinuntahan? Kasi personally, parang ako lang yata pinuntahan doon para doon sa result. So, sobrang kaba ko noon. Pero in-explain niya sa akin kung ano yung resulta. Thankfully, ito yung naging result. So, binigay niya ako ng parang certificate, guys. Ito yung result nung test na ginawa. Siyempre, tatakpan ko yung personal detail ko. Tapos, makikita niyo dyan, nakalagay non-reactive. Talking about this now, parang kinakabahan ako, guys, kasi alam ko sa sarili ko na hindi tama yung ginawa kong DIY test. Kasi sobrang delikado pala nun. Ngayon ko lang na-realize, ngayon lang nagsisink in sa mind ko. Dahil, syempre, andaming manluloko dyan eh. Andaming mga hindi natin maintindihan ng utak. What if? What if meron silang nilagay dun sa needle? What if yung device mismo, defective? Andaming what if? And that alone, yung mga what if na yun, sobrang nakakatakot. Kasi hindi mo alam na imbes na safe ka, ay mas lalong mapasama ka pa. So sa mga tao dyan na nanonood sa atin ngayon, I would advise na sana hindi na lang o wag ninyong subukan yung DIY test kit. Pumunta na kayo agad sa center. Pumunta kayo sa City Health Office. Yan, kasi nakausap ko yung nag-administer doon. Sabi naman nila libre naman daw yun. And you don't have to worry dahil confidential naman lahat. Pangalan mo, identity mo, yung result, wala namang magli-leak, wala namang lalabas. Yan. So kahit ano pa maging resulta, talagang safe ka dahil protektahan ka nila and magiging confidential yun. Yun guys, yun yung advice ko sa inyo. Huwag nyo nang subukan yung mga DIY guys kasi hindi natin alam eh, nakakatakot. So, diretso na kayo doon sa mga talagang legit, doon sa mga accredited, doon sa mga licensed, yung mga talagang may lisensya dahil sila ang mas nakakaalam. And you don't have to be afraid. Yan, kailangan lang natin i-break ang stigma and that's the reason why I'm also doing this video para ma-enlighten yung mga tao, especially yung mga nanonood sa atin. So, yun guys, I'm so glad that I'm able to share this with you. Hopefully, meron akong mga na-inspire na mga nanonood sa atin na sana magpa-test na din. So yun guys, thank you so much for watching and for listening to my story.
Kung meron kayong mga katanungan and kung gusto niyo parang discreet na magtanong sa akin, you can always approach me sa Facebook. Just find my name, Yuri Choi. Tapos doon sa Instagram or sa Twitter, i-DM nyo lang ako at it's Yuri Choi. Yan, hindi yan shameless plug ha. So yun lang guys, kung meron kayong mga katanungan, i-DM nyo lang ako sa Instagram or sa Facebook or sa Twitter.